Kumusta mga amigo? Si Steph Curry mga amigo kanina sa laban kontra Cleveland Cavaliers ay talagang kinarga ang Golden State Warriors lalo na sa crunch time. Ngunit ang tindi rin talaga ng paglalaro ni Draymond Green kahit 2 points lang ang nagawa ay malupit din talaga ang kanyang ipinakita sa depensa at pag-set ng mga play. Samantalang si Andrew Wiggins ay napaka-efficient mga amigo ang naging shooting adding 20 points on 8 of 13 from the field. Pinahirapan niya pa si Donovan Mitchell at Darius Garland sa defensive ends. Si Steph, this season ay talagang malaki ang chance na manalo ng MVP award kapag nagpatuloy ang ganitong explosion sa opensa. Ngayong season, si Steph ay nag-a-average ng 33.3 points per game. Pangalawa yan kay Luka Doncic na nag-a-average ng 33.6 points per game. Siya din ang nanguna sa pinakamaraming 3-pointers na nagawa at ngayong season ay may 59 3-pointers made na agad si Steph. Ayon pa kay Steve Kerr na wala na siya ng tamang adjectives para describe ang performance ni Stephen Curry. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay dumanas na naman ng pagkatalo sa kamay ng Sacramento Kings dahil nag-collapse ang kanilang depensa sa final minutes ng regulation. Sa kasalukuyan, 2 wins at 10 losses na ang Los Angeles Lakers. Bukod pa dito mga amigo, nagkaroon din ng napaka-crucial na turnover sa Russell Westbrook sa pagtatapos ng first half dahilan kung bakit nahabol pa ng Kings ang Los Angeles Lakers. Kinall out din ng mga fans si Russell Westbrook dahil napatulog ata sa depensa dito kay De'Aaron Fox kung saan nagkaroon ng uncontested floater. Well, nailang ata si Russell Westbrook sa player screen na ibinigay ni Kevin Huerter. Kaya naman naiwan siya ni De'Aaron Fox. Alam din ng Kings kung saan mapupunta ang bola ng Lakers. Kaya naman talagang hindi nila pinapayagan na mapahawak ang bola dito kay Anthony Davis. Samantalang hindi naman mapigilan ng Lakers na pahawakin ng bola itong si De'Aaron Fox. Walang ibang option ang Lakers mga amigo offensively kaya madaling maharang ng Kings ang kanilang mga plano. Isa pa, masama din ang shooting ni Troy Brown Jr. at Lonnie Walker IV sa 3-point territory. Tanging si Westbrook lamang ang mainit mga amigo sa labas. Natanong naman si Coach Darvin Ham kung paano niya o ano ang assessment niya sa performance ngayon ni Russell Westbrook. Ayon kay Coach Darvin Ham, mayroon lang daw unfortunate play na normally naman ay nagagawa ng maayos ni Russell Westbrook. At kung may ganito ulit na pagkakataon ay gagawin niya pa rin ang dati na ipasok sa Westbrook. Malaking tulong daw sa kanila mga amigo si Russell Westbrook lalo na sa points. Si Westbrook din ang nag-push ng pace para sa Lakers at nagbigay ng pressure sa painted area. In short, napakaganda ng assessment na ibinigay ni Coach Darvin Ham para dito kay Russell Westbrook. Ano ang masabi niyo mga amigo?